Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kinin ng buong puso at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Luke 10:19, Tagalog ang Biblia. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. And in Amplified Version, Luke 10:19, Behold, I have given you authority and powers to trample upon serpents and scorpions and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses and nothing shall in any way harm you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Gospel according to Luke is no other than Apostle Luke himself, and it was written, brethren in Christ, kay Theophilus in particular, subalit ito rin po ay naisulat sa mga hintil. At sinasabi po mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo, narito, binigyan ko kayo. Take note, brethren in Christ, past tense, and he was talking to his disciples, brethren in Christ. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan. Maganda ang pagkasabi sa Amplified Version, I have given you authority and power. Ano ang purpose, mga kapatid, ng authority and power na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? To trample down upon serpents and scorpions. Brethren in Christ, ang tinutukoy po ditong serpents ay walang iba kundi ang mga demonyo. Because ang serpent, singular, ay refers kay Satan, pero plural po ang tinutukoy dito. Ito po ay tumutukoy sa mga demonyo. And scorpions, brethren in Christ, speaks about evil spirits. At ang sabi pa nga po dito mga kapatid, at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, alam nyo po mga kapatid, pag tinutukoy ang kapangyarihan ng kaaway, ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa Korinto na sting of the enemy. Ano bang sting ng enemy? O ano ba ang kamandag ng enemy? Kamatayan, kasalanan, kahirapan, karamdaman, ito po yung sting ng kaaway. At isa man sa mga ito ay wala pong makakagalaw sa atin. Hindi tayo maaano because again, God has given us power and authority, brethren in Christ. Kaya nothing, mga kapatid, wala isa man ang pwedeng makagalaw sa atin kung tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mga mananampalataya. In our today's perception entitled, Nothing Will Ever Harm the Believers. Again, kapag ka ikaw ay tunay na anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, binigyan ka ng Diyos ng karapatan, kapamahalaan at kapangyarihan. Kaya nothing of the weapon of the enemy will harm you. Kaya ito ang dapat natin tindigan, ito ang dapat nating tayuan at dapat nating panghawakan mga kapatid na hindi tayo pwedeng magalaw ng kaaway, hindi tayo pwedeng magapi ng kaaway at hindi lalo tayong pwedeng mabihag ng kaaway because God
has given us already power and authority. And our today's preaching, we are going to tackle 7S, brethren in Christ, in which we have power, we have authority, we have dominion over all these things, brethren in Christ, and none of these things can harm us. First point, He gave us power over Satan. Alam niyo po ba, mga kapatid, na tayo ay mas makapangyarihan kaysa kay Satanas? Because if Satan, known as the God of this world, ano ang sabi ni Apostle John, the Beloved? Ang sabi niya, mga kapatid, greater is He that is in us than He that is in the world. Kaya dakila yung mayroon tayo. Greater is He, which refer to the Holy Spirit na nananahan sa atin. Greater is He, which refer to the Spirit of Christ na nananahan sa atin. Greater is He that refers to the Spirit of God na nananahan sa atin kaysa nasa sanglibutan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, hindi tayo dapat ang natatakot kay Satanas. Si Satanas dapat ang matakot sa atin, because tayo ang may kapangyarihan, tayo ang may kapamalaan, at tayo ang may karapatan laban sa kanya. Have we recalled ang sabi ni Apostle Paul sa Colossians na siya po ay dinisarm ng ating Panginoong Hesukristo when He died on the cross? Kaya wala ng almas, wala ng weapon si Satanas, mga kapatid. Kaya he act as roaring lion. Hindi po siya lion, kasi ang mayroong lion tayo po, Lion of Judah, which refer to our Lord Jesus Christ. Pero ang sabi po ni Apostle Peter, siya po ay tulad lamang ng liyong umaatungal. Meaning to say, hindi sa leon, tulad lang siya ng leon, kumbaga pananakot na lang ang kanyang ginagawa, kasi wala na siyang weapon, brethren in Christ. Dinisarm na siya ng Panginoong Hesukristo when He died on the cross. Kaya ikaw, ako, tayong lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, tayo ang may kapamalaan, karapatan at kapangyarihan laban kay Satanas. Second point, He gave us power over serpents. As what I mentioned earlier, dahil ang binanggit ay plural, it refers sa mga demons. Alam nyo po, mga kapatid, yung mga demons, mga kapatid, ito po yung nagbibigay ng problema, ito ang nagbibigay ng kahirapan, ito ang nagbibigay ng ano pa mang bagay sa buhay natin, mga kapatid. Ang mga demonyo ay wala silang ginawa kundi mga kapatid ay hadlangan at harangan, mga kapatid, pigilan ang mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Walang ginawa ang demonyo na kabutihan sa ating buhay, mga kapatid. Lahat ng gagawin nila ay kasamaan. Kaya binigyan tayo ng karapatan ng Diyos para, mga kapatid, mapaglabanan natin, mapagtagumpayan natin anuman ang lalang plano at gawa ng kaaway, mga kapatid. Kaya dapat ang mga demonyo ay takot sa atin, mga kapatid, dahil again, we have power and authority over them. Kaya 'di ba sinasabi natin, kung ang problema ay gawa yan ng demonyo, kung ang tukso ay gawa yan ng demonyo, then we can resist them, brethren in Christ. Diba? Naalala natin ang sinabi po ni Apostle James, draw near to God and He will draw nigh to you. Resist the devil and he will flee from you. Kaya dito, mga kapatid, tandaan po natin, tayo dapat ang nagtataboy sa kaaway, mga kapatid. Kaya itinataboy natin yung mga problema, itinataboy dapat natin yung mga suliranin, itinataboy natin dapat yung mga sigalot sa buhay, because kagagawan yan lahat ng demonyo. At lalong itaboy natin ang temptation sa buhay natin, mga kapatid. And third point, He gave us power over scorpions. Tulad ng binanggit ko rin po kanina, mga kapatid, na ang scorpions ay tumutukoy ito sa mga evil spirits.
Halimbawa po ang pagsisinungaling, isang masamang espiritu yan. Ang pagnanakaw ay isang masamang espiritu yan. Ang lust ay isang masamang espiritu yan. So, lahat mga kapatid ng mga negative ay cause po yan ng mga evil spirits, brethren in Christ. Kaya tayo dapat pinagtatagumpayan natin ang lahat ng mga evil spirits, brethren in Christ. Tulad ng binabanggit ko nga po, ang ating espiritu, because we were created ng spirit, soul, and body, yung ating spirit, brethren in Christ, is like a clear water. Kapag haluan po yan ng itim, magiging itim. Pag haluan ng pula, magiging pula. Ganun po ang ating espiritu, mga kapatid. Kapag nasangkapan niya ng Holy Spirit, we will become holy. Pero pag nahaluan niya ng evil spirit, brethren in Christ, nagiging evil ang tao. Kaya dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ang espiritu na nakasangkap sa ating espiritu ay dapat Holy Spirit so that we can do holiness and righteousness, brethren in Christ. And again, we have that power and authority to resist all evil spirits sa buhay natin. Kaya i-resist natin ang kasinungalingan, i-resist natin ang kasamaan, i-resist natin ang lahat ng hindi maganda sa buhay ng bawat isa sa atin. And fourth point, He gave us power over sicknesses. Tulad ng binanggit kanina ng talata, mga kapatid, over all the power that enemy possesses. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang kamandag ng kaaway ay isa sa mga kamandag na pumapatay sa tao ay ang karamdaman. Sabi ko nga, mga kapatid, bakit may namamatay ng 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old, na dati ang mga tao ay umaabot ng 900 mahigit na taon. Bakit ngayon halos hindi na umaabot ang tao ng 100 taon? Is because ginugupo sila ng karamdaman. And don't we know, brethren in Christ, na ang karamdaman ay iyan ay kamandag ng kaaway, mga kapatid. Kaya kita nyo po, kapag ang ahas ay nakatuklaw sa isang tao, kapag kumalat ang kamandag yan, unti-unti siyang mamamatay. Kaya mga kapatid, makikita po natin na ang sickness ay hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway at iyan ay kamandag ng kaaway. Ito, iyan ay kapangyarihan ng kaaway na pwede natin i-resist, brethren in Christ. Kaya dapat lagi tayo nagdideklara ng kalusugan, nagdideklara ng kagalingan, nagdideklara tayo, mga kapatid, ng kalakasan, nagdideklara tayo ng mahabang buhay, because we have that power and authority over sicknesses, brethren in Christ. Kaya dapat nga, mga kapatid, ay tayong mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, dapat hindi tayo nakakaranas ng anumang sicknesses, brethren in Christ. Bakit? Kasi we have that authority. Kaya lang, sabi nga ng Panginoon, kaya kayo wala dahil hindi kayo humihingi. Kaya minsan tayo nagkakasakit kasi hindi natin naman talagang hinihingi kay Lord ang kalakasan at kalusugan. Lagi nating hilingin, mga kapatid, tayo ay worthy sa kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay. And again, we have that power and authority to resist sicknesses sa buhay ng bawat isa. Wala ng high blood, wala ng alta presyon, wala ng mga rayuma, wala ng mga eskema, or ano pa man na mga karamdaman. I-resist natin, i-rebuke natin, i-cast out natin yan, mga kapatid. And of course, He gave us power over suffering. Hindi nyo po ba alam na ang suffering ay hindi yan galing kay Lord at hindi yan pinapahintulutan ng Lord? Kaya po yan nangyayari kasi, mga kapatid, ang kaaway gusto tayong pagdusahin, gusto tayong paghirapin, kasi ang intent lang ng kaaway ay para tayo maghirap, magdusa at maghikahos, mga kapatid. Kaya kung ang suffering ay hindi galing kay Lord, ito ay galing sa kaaway, why don't we resist suffering? Because we are worthy, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 10:10, mga kapatid, pumarito ang magnanakaw para pumatay, pumuksa, at mangwasak, mga kapatid. Pumatay.
ang Panginoon ay pumarito para bigyan tayo ng kaya-aya at ganap na buhay. Kaya dito mga kapatid, makikita po natin ang contrast. Ang intention ni Satanas at ang intention ng ating Panginoon ay magkaiba. If the intent of our Lord Jesus Christ is to bless us, mga kapatid, the intent of the enemy is to let us suffer. Kaya ginagawa niya ang lahat para tayo mag-suffer. But praise be to God, good news, ikaw, ako, tayong lahat ay mayroong kapangyarihang kapamalaan at karapatan para i-resist, i-rebuke at i-cast out anumang suffering ang mayroon tayo. Kaya minsan mga kapatid, isa sa mga dahilan ng pagsasuffer ng mga ilang Kristiyano is because yung lackness, yung kawalan. Kaya kailangan po natin i-rebuke ang kawalan, ang kakulangan, kundi i-declare natin ang overflowing, running over na pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. We can command the blessings to come. We can resist the suffering to go, brethren in Christ. Kaya nga, doon pa lang po magtitikplace ang tinatawag natin na breakthrough, because we know how to resist, to cast out suffering in life. And sixth point, He gave us power over struggles. Alam nyo po mga kapatid, napapansin natin, minsan nga may kausap ako. Sabi niya, alam mo pastor, trabaho ako ng trabaho, halos hindi nagpapahinga, pero sabi niya, nothing happened, parang kulang pa nga ang kanyang sinisweldo. Alam niyo po, ang sabi ko, ang struggle ay galing yan sa kaaway at kailangan natin i-resist yan mga kapatid. Kaya ang struggle, why I say na hindi galing kay Lord? Kasi ano ang sabi ng Panginoon? Come unto me, those who are weary and burdened, and I will give you rest. Sa Panginoon, wala pong struggle. Rested tayo sa Panginoon. Peaceful tayo sa Panginoon. Kaya yung struggle, hindi yung galing kay Lord, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ng Lord to struggle, mga kapatid. Tinawag tayo ng Lord to have peace and to take rest sa piling niya, mga kapatid. Kaya, again, we have that power and authority to resist, rebuke, and cast out whatever struggle we have in life, mga kapatid. Kasi yung struggle na yan, yung parang ginawa mo na ang lahat and nothing happened, brethren in Christ. Kaya nga, di ba naalala ko si Apostle Peter na yung ang Panginoon ay nangaral sa tabi ng dagat at sinakyan ang kanyang bangka, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon na ilaot ang bangka at ihulog minsan pa ang lambat, si Pedro ay nangatuwiran. Sabi niya, Lord, we toiled overnight and we caught nothing. Sabi niya, nagpagal sila sa buong magdamag at walang nangyari. Pero ano ang sabi ni Pedro? Itong kagandahan kay Pedro, kahit nangangatuwiran, marunong pa rin sumunod. Ang sabi niya, but by your word, I will cast down the nets again. So, dahil sa iyong mga salita. Kaya tayo mga kapatid, sometimes we are struggling in life. But huwag po na tayong manatiling nag-i-struggle sa buhay. I-cast out natin yan. Hindi tayo nararapat, mga kapatid, para mag-struggle. Sabi ko nga, we are too handsome, we are too beautiful para mag-struggle, brethren in Christ. We were created, brethren in Christ, to enjoy the blessings of the Lord. We are not called to struggle in life. Kaya, ulitin ko, ang struggle ay hindi yung galing sa Panginoon. And we have that power and authority to cast out whatever struggle we are struggling in life. Last point, seventh point, He gave us power over sin. Ito ang pinakamatindi na kapangyarihan ng kaaway, ang kasalanan. Mga kapatid, sabi ko nga, madali magkasala, pero hindi ganun kadali ang gumawa ng katuwiran sa harap ng Diyos. Kaya sabi ko nga, sin will only take place kapag nakikita mo na ang iyong sarili. Sabi ko, how did Satan fall?
mga kapatid, eh dahil nagmataas siya. And don't we know what is the center letter of pride? I. What is the center letter of sin? I. Kaya nung sinabi ni Satanas, I will ascend, I will be like God. Yung nung marinig na yung puro I, doon po nagsimula ang kasalanan. Kaya sin originated sa ginawa ni Satanas at na-inherit lamang po yan at na-impart lamang yan ng tao. Kaya mga kapatid, uulitin ko, tayo ay nagkakasala once na ang nakasentro ay ang ating mga sarili, yung ating kinukonsider ay ang ating mga sarili, ang prioridad natin ay ang ating mga sarili, is no longer God ang ating priority. Kaya nga sinasabi ko, if God is our priority, lagi tayong may oras. Mga kapatid, how can God be our priority na wala man lamang tayong panahon para manalangin, wala man lamang tayong panahon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos, wala man lamang tayong panahon para sumimba linggo-linggo, mga kapatid, na hindi lumiliban, umaatin sa mga gawain. How we can say that God is our priority na lagi tayong busy, mga kapatid? Ang tao na ang Diyos ang priority, laging may oras para sa Panginoon. Bakit ang ibang wala ng oras? Kasi ang sasabi, may trabaho ako, pagod ako, busy ako. Pag narinig mo na yung ako, that's the moment that you are committing sin, brethren in Christ. Never let yourself be centered of your life. Let God be the center of your life, brethren in Christ. To sum up of our today's preaching, we tackle 7S, brethren in Christ. First point, He gave us power over Satan. Second point, He gave us power over serpents. And third point, He gave us power over scorpions. And fourth point, He gave us power over sicknesses. And fifth point, He gave us power over sufferings. And sixth point, He gave us power over struggles. And seventh point, last point, He gave us power over sin. And these are the 7 S, which we can trample down all of these things because God has given us power and authority. Satan, serpents, scorpions, sicknesses, suffering, struggles, and sin, brethren in Christ. Our today's promise, ang pangako ng Diyos na tayo ay hindi magagalaw ng anong manguri ng kasamaan, kaniyang tinupad ito nang tayo ay kaniyang binigyan ng kapamahalaan at kapangyarihan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pangako ng Diyos na tayo ay hindi magagalaw ng anumang uri ng kasamaan, kaniyang tinupad ito nang tayo ay kaniyang binigyan ng kapamahalaan at kapangyarihan. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong protection dahil kami ay lagi mong kino-cover up ng iyong banal na dugo. Salamat sa inyong pagliligtas sa amin sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan, maging sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you din, Panginoon, sa inyong provision sa araw-araw dahil kami na iyong mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, and materially. And the very purpose and the very reason why you blessed us for us to be a blessings to everyone. Kaya once again, sa araw na ito, kami na naman po, Panginoon, ay magiging pagpapala sa lahat ng tao. Una sa aming pamilya, pangalawa sa aming iglesia, pangatlo sa aming komunidad, at pang-apat sa kumpanya na aming kinabibilangan. At salamat, Panginoon, dahil kami ay ginawa mong channels, vessels at daluyan ng pagpapala sa lahat ng tao. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na walang sawang naglalaan ng oras at panahon para makipagbulay-bulay na iyong mga salita. Lord, we hold on to your word na hindi po babalik ang iyong salita ng walang kabuluhan. And Lord, whenever they have prayers right now, while they are hearing these words of prayer, kagalingan man,
kaligtasan man, kalakasan man, kalusugan man, katugunan, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them because we stand on and we hold on and we claim your promise, Lord, that whatever we ask to the Father in Jesus' name, everything will be given unto us. Kaya Lord, while they are hearing these words of prayer, tinugon mo na ang kanilang panalangin dahil hiniling namin ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang pangalan. Salamat Panginoon dahil kami ay binigyan mo ng kapangyarihan, karapatan at kapamalaan upang aming yurakan, aming apakan, aming durugin ang lahat ng kapangyarihan, ng kaaway, ito man ay karamdaman, ito man ay kahirapan, ito man ay kakulangan, ito man Panginoon ay kamatayan. Lord, whatever our enemy possesses, ay we trampled all in Jesus' name dahil binigyan mo kami ng karapatan. Wala na, Panginoon, ang struggles, wala na ang sicknesses, wala na ang sufferings, wala na ang kasalanan, wala na ang lahat ng lalang at gawa ng kaaway because, Lord, we cast out, we rebuke, and we trample down in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the victorious life that you have given to us, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. May God bless us all.